dito ulit kami at si mama nag-aayos lang dun sa may kuko. So, i-check natin kung ano yung mga progress ng ating pinanim na sitaw. So, guys, yan na yung mga sitaw natin. Lumalaki na siya. Lumalaki na sila. Dami kasi nila. Ayan. Tapos, magtatanim pa ako mamaya dito naman sa ditong side. Kasi sayang yung space eh. So, pupunuin natin yan ng sitaw para kapag marami na sila, marami rin yung bunga. So, yan guys. Dito yung sitaw natin. Tapos, dito naman sa kabila, yung ating okra. Yung okra natin is konti pa lang. So, maganda yung weather ngayon kasi hindi siya masyadong maulan. Kahapon, sobrang lakas ng ulan kaya medyo hindi maganda yung weather. Ngayon, maganda na kasi maaraw, no? So, yan yung ating mga sitaw. Para lang silang mga manok kasi nakakulong sila. Kasi, para hindi sila masira. So, yan guys. Tapos, dito yung ating kubo. Tapos, dito yung nursery. So, yan guys. Ito yung mga tanim pa natin. Tapos, ito yung papaya. At ito yung sili. Sobrang ganda na ng sili natin. Namumulaklak na siya. Ayan, tapat yan ng ating kubo. Tapos, may mga flowers din dito. Ang gaganda ng mga bulaklak dito. Lalo na pag rumami pa lalo. So, ayan. Doon din nilagyan namin ni mama ng mga bulaklak. Para pagpapasok na sa kubo, makikita mo yung magagandang bulaklak pagpasok. Ayan. Tapos, sana balak namin maglagay pa ng duyan dito. Duyan dyan. Inshallah. Ayan. Tapos, ito. Ang dami na nating mga orchids. Hi! Hi ka! Hi ka, baby! Tapos, ayan yung ating mga bunot na ginawang fertilizer. Ang ganda ng lupa dito. Color black na siya. Tapos, meron ditong bato. Pwede nating upuan yan. Kasi malilim dito madalas. Tapos, andito yung mga tinanim namin ni mama na tomatoes, sili, yung iba is andoon sa baba. Yun yung mga papaya. Tapos may mga bulaklak doon para maganda yung ating kubo. Ayan. Pag andito si Papa, tuwang-tuwa rin yun dito. Ayan. Tapos, syempre, dahil nasa Saudi pa siya, papakita lang muna natin to. Ito yung mga puno ng nara. So, ayan. Nagkumpul-kumpul siya dyan. At ilalagay na natin siya sa kanya-kanyang lalagyanan para kapag lumaki sila, maayos at maganda. So, sa ngayon, i-video ko muna to para makita ng ating mga viewers at makita ang progress. Ayan yung citronella. Ayan din. Malalaki na yung mga papaya. Kaso nakuha yung mga papaya natin. Nanakaw. So guys, katatapos ko lang magtanim ng mga okra at ng sitaw. At ngayon, itutour namin kayo kung saan nawalan tayo ng papaya. Dahil wala ng papaya sa ating farmhouse. So, ayan guys, palabas niyan, maraming maraming papaya dito. Kung nanood kayo ng iba kong vlog, makikita nyo doon yung mga papaya na video namin ni Mama. Tapos, yung iba dito, halos lahat, naubos na yan, tapos dito. Tapos, ito yung pinakamadami, wala na. At ito, dyan, wala na. Ubus na talaga kasi nanakaw. Hindi talaga natin naiwasan yan dito, lalo not open ito. At maraming mga pumapasok na hindi natin kilala at may masamang balak sa mga papaya. Ganun pa man ay halina at samahan natin si mama kumain kasi fasting ako ngayon. So, yan guys. Dito yan. And dito yung mga papaya natin. So, ang daming mga nakuhan na papaya na pumunta dito na magnanakaw. Pero, hayaan na natin dahil baka mas kailangan nila yon. At siguradong mas madami pa ang tubo ng ating papaya sa susunod na time. So, hayaan na natin sila kasi baka kailangan nila yon.
At ito, yung mga orchids na ginawa ni Ate Catherine. Sobrang galing niya gumawa niya, no? Oh, 'di ba? Ang galing. Tapos ang ganda. Tapos dito naman sa kabilang side, ito yung may mga bunot na ginawa niyang hanging pot. So ayan. Tapos may mga papaya pa kami dyan. So, inshallah, sana maging maayos ang ating tubo ng papaya. Dahil yun naman ay yung mga kinuha is may mga babalik or may babalik naman sa atin na blessing. So, hayaan na natin yun. Huwag na tayong may stress-stress. Lalo ka na ma. Ano masasabi mo mas sa mga kumuha ng papaya? Ay, nako. Sabi ko, huwag mo i-stress. Ano masasabi mo sa kanila? Paano ko nanonood sila, ma? Sana huwag niyo na ulitin ang pagkuha nang hindi niyo naman pinagpaguran. Kasi ang hirap kaya magpabunga ng papaya. Kala niyo, ganun-ganun na lang. Oh, tapos, anong gagawin natin? So, next time, ang gagawin natin is? Ang gagawin natin ay... Saka na lang. To be continued, guys. Hindi pa pwedeng sabihin kasi baka mapanood ng mga ano. Maglanakaw. Yes. Guys, mag-harvest kami ng kalabasa kasi may nakita si mamang kalabasa dito na napakalaki daw. Titignan natin. At maulan na. Kanina ang ganda ng weather. Guys, ito yung napakalaking... Hala, ang ganda! Ang galing! Ang ganda na! Laki ng kalabasa. Galing. May naano na, nabuhay na. Nagbunga na. Ay, nabunga. Galing. Hindi na maliit yung kukunin mo. Harvest na. Damo. At ang mga pinya. Pinya. Kitang-kita na dito yung mga pinya na tanim at yung mga kalabasa at yung mga gulay dahil sobrang malinis na dito dahil damo-damuhan na. Guys, pauwi na pala kami dahil marami pa kaming gagawin sa bahay at magpapahinga muna. See you on my next video, guys. Bye!